Guys, part 3 po to nung son, dad, and a beggar. So, ang nangyari nga po, kinalkal po nung daddy yung trust na malapit doon. Iniwan niya muna po yung lalaki tsaka yung beggar. Pinabantayan niya kasi paparating nga po yung pulis. Tumawag ng pulis yung daddy. Habang hinahabol nila, hindi pa naman nakakalayo, nandun lang sa vicinity yung beggar. Di, yun nga po, no, di, sa sulsul ng anak niya, baka nga doon po nandun sa trust. Nagkamali po ng pagkakabigay ng opinion yung anak niya. Kasi there's no such a perfect crime talaga. There's no such a perfect crime, guys. Guys, ever since, lagi po talagang may makikitang ebidensya ang kinauukulan. Wala pong ganun talagang totoo. Hindi totoong may perfect crime. So, ang nangyari po, ay din may nakita pong wallet. Wallet po ng anak niya ang nakita nung matandang mayaman dun sa trash na kabalot sa plastic. So, lumapit na po siya. Ay di paparating na po yung pulis. May dalawang pulis na dumating. Ay di nirelate nung matanda kung anong nangyayari. Blah, blah, blah. Tapos, ang nangyari po, sabi po nung matandang mayaman, sige po, hulihin nyo na. Ay di nakatitig yung anak niya. Akala talaga nung anak niya, ang ipapahuli ng daddy niya, ay yung beggar. Pagkakasabi po nung matandang mayaman, hulihin nyo po yung anak ko. Kasi, nasa anak ko po ang wallet ko. Ayun. Edi, nangyari po, kinapkapan ng pulis yung kanyang anak. Nakita, nandun yung wallet niya, nasa bulsa, nasa jacket nung anak niyang medyo may pagkatopak. Yung pala, talagang sinadya niyang kunin yung wallet ng daddy niya kasi nga daming lamang pera. Parang spoiled brat po yung anak eh, medyo sobra po yung pagka-spoiled eh. Kaya yun, lumaki sigurong ganun ang ugali. So, nangyari po, napahiya yung anak niya. Tapos yung matanda po, parang napapahiya dun sa pulubi, humingi ng dispensa. Sabing ganun, pasensya ka na Brad, kasi hindi ko din nakalain eh. Pasensya ka na, pinagbintangan agad kita na nadala ako ng outburst ng galit ko, ng buyo ng aking anak. So, napatunayan po niya na talagang hindi naman lahat ng mga pulubi ay nanghoholda pa, mapapasama pa yung nagbigay sa kanya ng limos. Hindi po lahat ng tao ganun. Yung po ang lesson, guys, biruin niyo po na twist yung anak niya pala yung dumekwat ng wallet niyang punong-puno ng pera. Kasalbahihan ng batang yun, ng lalaking yun. Pwede naman siyang bigyan ng tatay niya ng pera. Kailangan pa niyang dekwatin at i-frame up yung pulubi. Doon ibibintang yung kamali ang ginawa niya. Yun po yung lesson, guys, eh. Talagang napakapangit pong basta tayo nagja-judge, nagbibintang, na hindi man lang natin inaalam ang totoong pangyayari. So, pahiyang-pahiya po yung mayamang matanda, tumingin ng dispensa doon sa pulubi. Di yung pulubi po yung malinis ang konsensya. Tuwan-tuwa po yung pulubi. At least, inaabsuelto siya. Talagang malinis ang kanyang konsensya. That's all, guys.